Yo, what's up sa inyo mga master? It's your boy Ace Twister. At welcome back sa ating channel, no? At ngayong araw, nandito tayo sa Maynila dahil pupunta tayo ng Intramuros. Kasi naghanap kami ng spot kung saan pwede mag-shoot ng prenup ng aming youth advisor kasi kakasal na siya. At habang bumabiyahe tayo, bigla ko na lang naisip na gawa ng content itong naisip kong topic. Kasi yung mga napapanood nating mga balita ngayon, kaliwat kanan na naman patungkol sa mga nakawan ng mga motorsiklo. Kaya magbibigay ako ng konting tips at advice sa mga kapwa natin riders dyan. At lalo na sa mga beginner riders, no, na ngayon pa lang nagka-motor, para kahit pa paano mabawasan yung tsansa or maiwasan na manakawan tayo ng mga motorsiklo. Unang-unang dapat natin alalahanin pagkadating sa ating mga motor ay dapat lagi natin ipa-priority yung ating mga susi. Kasi aminin naman natin sa hindi, minsan dahil sa pagmamadali, nakakalimutan na natin na i-check yung ating mga motorsiklo, lalo na yung mga susi. Or kung sabihin naman natin na keyless yung motorsiklo mo, make sure mo na nakalock yun para safe yung ating mga motor, di ba? Kasi pag natsambahan niya ng mga masasamang loob, eh tapos ka na kaibigan. Sunod naman, dapat maglaan tayo ng mga kadena or padlock na pwede nating ikabit sa ating mga disc brake para dagdag security na rin at hindi madaling matulak. Or kung may budget naman kayo, mag-invest na kayo ng mga security devices or accessories na pwedeng ikabit sa mga motorsiklo tulad ng mga alarm or ng remote na kung saan pwede mo siyang iset kahit medyo malayo ka sa motor mo, at least ma-on mo yung alarm na yon or ma-aware ka kapag may gumalaw ng motorsiklo mo. Itong sunod naman na sasabihin ko ay para sa atin na mismo, no, personally, gawin nating habit yung madalas na pagsilip sa ating mga motorsiklo kung saan natin pinarking yon, kahit sabihin natin na medyo malayo, para masigurado natin na secure ang ating mga motorsiklo. Tapos, huwag tayo magpa-park sa mga alanganing lugar or sabihin natin na bumabiyahe tayo tapos ihinto tayo sa isang lugar na medyo alanganin kasi may titingnan tayo sa ating mga cellphone or mga gamit. Iwasan natin yung mga ganun kasi kadalasan dun tayo nalalagay sa alanganin. Buti sana kung may mga kasama tayo na iba pang riders, yung mga kakilala natin. Kung mga ganun sana, pwede pa. Pero kung halimbawa ikaw lang yung mag-isang bumabiyahe, iwasan mo yun kasi napaka-delikado. Sheesh! Puro truck pala yung dumadaan dito. Ang hirap makipagsabayan sa mga truck. Diyos ko. Anyway, asa na ba yung sasabihin ko? Ayun, gusto ko na lang din pala idagdag mga master, no? Personally na ginagawa ko, hindi ko nilalagay yung ORCR ng motor ko dito sa aking compartment. Instead, nasa compartment, sa wallet ko siya nilalagay. Para syempre, kung halimbawa man eh, wag naman sana, maagaw tong motor, eh, wala silang mapapakitang papeles na nagpapatunay na hiniram lang nila to sa may-ari or may papakita kapag the checkpoint. At isa pa pala, kasi may napanood ako sa isang motovlogger na parang sinusundan siya ng isang motorcycle rider. Eh, hindi naman natin masisigurado kung ano yung hangarin ng sumasabay sa kanya or sumusunod. Kapag mga ganong bagay, dapat lagi tayong aware sa paligid natin kung may sumusunod ba sa atin. Kasi alam nyo naman, sa panahon ngayon, kahit saan tayo pumunta dito, napaka-delikado. Hindi na natin magagarantee yung safety natin. Kaya dapat tayo nang mag-adjust. Aware tayo lagi sa paligid natin para kahit pa paano makaiwas tayo sa mga alanganing sitwasyon. So, ayun lang mga master, no. Kung may gusto pa kayong idagdag, pwede nyong i-comment dito sa baba para lahat tayo ay matuto at magkaroon ng information, no. Yun lang mga master, maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa pagsuporta. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga upcoming videos ko. Yun lang, ingat sa lahat, enjoy the ride, ride safe, peace yo. Alright. Nagwiwikil ang manibela ko, may problema yata, ma-check na mamaya.